Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Dindo. Alas 4 kaninang hapon na mataan nito sa layong 1,025 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 160 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 195 kilometers kada oras. Inaasahan pa rin ang pagkilos nitong ating binabantayang bagyo. Ito po ay pa east-northeast sa bilis naman na 7 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon, inaasahang lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng weekend. Bagamat hindi naman tatama sa kalupaan, ayon sa pag-asa, posible pa rin yung may hinahanggang sa katamtaman o malalakas na pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 400 kilometers diameter o yung lawak ng ating binabantayang bagyo. Sa ngayon naman, yung habagat o southwest monsoon dominante pa rin, ito yan sa may western section nitong Luzon. Ibig sabihin, sa mga susunod na oras, magiging maulap ang kalangitan at may chance pa rin ng may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa probinsya ng Pangasinan, Zambales, Bataan, gayon din sa may bahagi nitong Tarlac at Pampanga. Same weather condition yung mararanasang panahon dito sa Kamaynilaan, Cavite, Batangas, pababa sa may Palawan. Sa natitirang bahagi naman itong ating bansa, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Sa puntong ito, alamin naman natin ano ba yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa City of Pines para sa mga bakasyonista, pangkalahatang maaliwalas na panahon simula bukas magpapatuloy hanggang sa araw ng Lunes. Ito naman sa atin sa Kamaynilaan, bukas may chance na mga pag-ulan pero pagsapit ng Linggo hanggang Lunes pwede namang maglaba dahil pangkalahatang maaliwalas na panahon ang iiral. Sa bahagi naman itong Metro Cebu, good weather condition din in the next 3 days, maliban na lamang sa mga tsansa itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa bahagi naman itong Metro Davao, ganun din inaasahan natin, magpapatuloy ang pangkalahatang maaliwalas na panahon simula bukas hanggang sa araw ng Lunes. At panghuli na lamang natin sa may bahagi ng Zamboanga City, magpapakita si Haring Araw pero huwag pa rin kalilimutan na magdala ng payong dahil posible yung mga pag-ulan. Temperatura natin pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Thanks. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package? Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At sa inyong pagtingala naman sa kalangitan, mamayang gabi, bibida ang last quarter moon. Sa ganitong phase, halos more than half illuminated ang buwan. Nagsisimula ito makita 30 days makalipas ang new moon at ang moonrise sa ganitong phase ay kadalasan naman during midnight. Sa mga magja-jogging naman bukas, pwedeng sabayan ang pagsikat ni Haring Araw. Pagsapit po yan ng 5:44 ng umaga, sunset naman 11 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. At yan muna ang latest mula rito sa pag-asa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang gabi po sa inyong lahat.